basta sa akin ka sumama na, di na ako maghahanap ng iba. Hello po sa inyong lahat, mga tropa tips natin. Magandang hapon po ng linggo sa inyo. Naku, dito na ako nag-like na lahat ng iyong inaasahan. Kumaya sa unos ng paghamon, may bilis na aksyon. Sulong lamang, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dating bulo. Walang makita tunay na mabilis umaksyon. Naririnig niyo po ako, Nay? Posible, 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 posible. Sir Mac Brown of ba? Nasaan na po kayo, Sir Mac? Nasaan nga ba ako? Ba't ganun? Pero naririnig niyo po ako. Ayan. Medyo mahina. Hindi po ako makalit ng bahay kasi po ang lakas ng ulan. Nag-uulan po dito sa amin. Kaya sabi ko, dito na lang ako mag-ano. Posible kayang baguhin agos ng okay buhay na, okay, natin. Okay, Kuya Romel Paralta. Thank you. Mahirap ang mga Ate Misyosa, hello po, magandang hapon. Pero huwag kang makusa, nawawala ka. Posible pang totohanin mga pangako sa'kin. Hindi kwento, hindi bola. Solusyon may pruweba na. Posible. Posible kayang importante pa naririnig niyo ako, no? Kasi hindi po ako makalit ng bahay. Lakas po ng ulanit. Yan, makita rin sa Lokpan Quezon, maulan at malamig. Ang sarap ng kuha dito. Naku po, dito kanina pa pong umaga o umulan. Hindi nga pong gumagawa ng aming maraming excited na excited na mamaya sa paparating na CNN presidential debate. Nay Dorothy Timson, hello po. GC, Nanay Franz, hello po Nanay Franz. This boy is my president. Malu de la Cruz, we're excitedly waiting for this debate. Gemma Mabuhay, ang saya-saya dyan sa may Capitan area ng East Coast supporter. Yulaya Ekya, hello po. Alci Flores, Clyra Anyobiray, it's not too late to open your eyes and teach this to God first, watching from California, USA. Angel Panlilio, Chope na naman yung manok na pula ni Mike Abe. Chope na naman. Ang tanong dyan, bakit hindi a-attend? Dahil ba ayaw mas matanong ng personal questions? O wala talagang isasagot? Kasi kung maalala nyo, noong SMNI debate, kahit na mayroong advanced questionnaire, nagkamali pa rin ang sagot doon si Marcos Jr. Dahil yung kanyang sagot ay pinunungan ni Professor Clarita Carlos na mali ang kanyang sagot at inulit niya. Kumbaga parang nag-segue na lang siya o ginawa na lang ng paraan para makalusot. Sabi nga ni Clarita Carlos ni Professor, ikaw ang chief of staff, ikaw ang magiging kumbaga commander-in-chief, bakit doon mo iaasa sa
kung sino ang may hawak sa ano, sa sabi bahala na daw yung mga commander. Kaya grabe ang dami ng tao sa UST. Sa live ni Mark ng Models of Manila, para daw piyesta ang tao sa mga supporters ni Yorme. May Dorothy Luzon, hello po, Alfie Flores. Kuya Emmanuel Aguilar, hello po. Kay Romel Peralta, Seti Babat, Mac dito sa Lukban, Quezon, malamig. Ay, naku, masarap po dyan. Si Nagliwanag, absent ba si Da Junior alias Fake News? Loida Lino, hello po. Ah. Okay, okay na yan. Alam namin, guwapo ka, boses. Mac, kailan debate ng senatorial? Wala pa po, hindi pa po natin alam. Wala pa po schedule. Florencio Chitor, yan. Billy Skills, God first, go, go, go. Oy, Mark Gamboa, di na kailangan umatend sa debate ni BBM at Sara. Sure win na yan. Yan, ako, palakpakan po natin ang unang-unang bobong pumasok dito sa ating live. Ayan, Mark Gamboa, palakpakan po natin ang kabubuhan niya. Ayan, bata po bobo, palakpakan po natin kasi talagang nag-e-effort po yung mga yan para makapag-comment. Yan po yung mga nakahawak lang ng cellphone, feeling na nila eh matalino sila. Paano naging sure win? Sure win ba? Tapos na bilangan? Tapos na botohan eh, wag na tayo magano, wag na tayo magbotohan. Ipatigil na yung pag-iimprenta ng balota, sayang lang ang pera, sure win na pala eh. Ay, nako talaga mga bobo. Kampante, huwag kang magbibigte, Mark Gamboa, ha? Pag natalo si Marcos Jr., huwag kang magbibigte. Basta walang bigtehan, ha? Sana wala tayong mabalita ang nagbigte dahil natalo si Marcos Jr. Ano? Nakakahawa naman itong mga timawang tan-zombie na to. Nako po naman. Oh, boses mo lang, masaya na kami. Ay, nako talaga naman, Nanay Dorothy Lutong, nanay ko talaga to. Okay, Yulaya, kaya sayang kung kasama sana si Boy Laslas, nalalaman natin kung iwi-iwi na naman siya sa sagot niya. Kaya di atin walang isasagot. Opo, eh. Ay, nako, Nanay Dorothy Lutong, nako, eh, ala, mukhang tingin ko talagang kaya hindi atin kasi nga walang isasagot. Nandun na mga tropang Isconians, nasa USD na sila, nakabang sa pagdating ni President Isko. Boss, ngayon ba si NN Presidential Debate? Opo, mamaya pong alas 5. Okay, just waiting for Isko Debate, full support. Ayun, thank you po. Ayun, mga support kay Yorne. Absent naman, weak talaga, gusto niya pa mag-leader ng bansa. Ay nako, gising Pilipinas. Kumbaga, nag-a-apply pa lang ng trabaho, absent na. Eh, di what more pa kapag yan na-pwesto na. Kapag yan naka-pwesto na, baka hahagilapin nyo yan. Baka mamaya, hindi nyo na makita yan sa, ano, sa... Hindi na yan makita sa, ano, sa... Ano tawag dito? Sa Malacanang. Possible. Meron tayo ipe-play ditong video eh. Kaya ano, kaya siguro hindi umattend si Marcos Jr. dahil dito sa isang video na to. Nahagilap natin. Meron tayong video na hagilap eh, nakita natin sa FB. Agos ng buhay natin. Mahirap ang mangarap. Pero wag kang kukurap. Posible pang totohanin mga pangako sa akin. Hindi kwento, hindi bola.
solusyon prueba na. Ayun, eto na. Sulong laban, huwag umulong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na. Kikilala ka ba ng college pala na crossroads na? Madalas absent dahil hashtag blessed. Ito, i-play po natin. Hashtag travel goals. Buhay sa bongga pag magpa-party. Tapos mayayaman lang imbitado. Hindi ka kasama doon. Malamang wala. Dahil walang katunggat si Junior at pamilya niya. Ang masaklap, na-enjoy niya lahat ito. Gamit ang mga ninakaw nila sa ating mga Pilipino. Ano kaya isasagot na, sasabihin na naman ng mga tanso niyan, ano, no? Hindi na kaya, yan, katulad niyan. Ang sinasabi ng mga tanso, hindi na daw kailangan umattend ni Marcos Jr. kasi sure win na. Kita niyo kung gaano kabobo yung mga yan? Alam niyo po, sa totoo lang ha, habang tumatagal at tumatagal na itong si Marcos Jr. hindi umattend ng mga debate-debate na yan, ay nako, pababa ng pababa ang ano niyan, ang rating niyan. Sasabihin na lang nila Mike Abe, eh, hindi talaga attendin yun kasi bias. Okay, dito naman po ako watching from Brunei, Darussalam, ay salamat Petang. Salamat Petang, salamat Hari. Okay, Esperanza Rosete, hello po, na Esperanza. Julia N, kung laging absent si BBM, matatauhan din yung mga supporters niya. Kaya lang nga po, Ate Julia Aren, ang bobobo po ng mga supporters niya eh. Ang bobobo! Sa halip na isipin nila na, eh putya, duwag na duwag yung ating ano, manok na pula. Sa halip na maisip nilang duwag si Marcos Jr., aba, eh sila pa yung nagsasabi na hindi na daw kailangan ni Marcos Jr. umattend dyan dahil sure win na daw. Anong kabobohan yan? Ang bobobo! Ang bobobo na mga humahanga kay Marcos Jr. Hindi nyo na nga nakita sa debate eh. Hanganghanga pa kayo? Mga BBM vloggers, kinahihiya ng sambayan ng Pilipino ang hindi pag-attend ni Marcos Jr. sa debate. Hindi magpapasawad ang mga Pilipino sa taong tamad. Ayaw natin ng leader na duwag! Ayaw namin sa duwag. Kung gusto niyo sa duwag, kayo na lang. Huwag niyo kaming itamay. Diba? Walang damay yan. Huwag nyo kaming idamay. Kung gusto nyo ng leader na tuwag, eh ditong kayo. Ayun, Sunday kay Tulog si Da Junior. And nga, nagkakaraban sa Pangasinan eh. Nandun po sila sa Pangasinan ngayon. Eh yan, Ate Julie RN, meron ka na nga dyan. Eh, Ate Senny, masaya sana kung nandyan si Da Junior para repeat nung 2016 tunog siya. Yan nga po. Napanggit niya yan. Alam ko meron ako dito niyan eh. Alam ko meron ako niyan dito eh, yung binanata ni ano eh. Marami ang nagtatanong. Ah, hindi yan, hindi yan. Ah, meron pala ako dito yung Jessica Soho, ayan. Ah, hindi rin. Meron ako dito niyan yung ni Binalahura siya. Diba? Kitang-kita yun, binalahura siya ni Cayetano. Sinibak siya ni Cayetano. Saka ni ano, ni pangalan nito, ni... Ayan, ito. In an interview, you said that the lack of remorse from Senator Marcos is worrisome. Exactly what do you want? Pakinggan natin ulit kasi nakakatuwa 'to eh kasi syempre pare natalo ni Lenny, di ba? Voluntarily given 'yon. Hindi natin tinalo ni Lenny tapos ngayon sasabihin niyo pa malakas. Maraming kamalian in the past. Kasali ito, ulit. In an interview, you said that the lack of remorse
from Senator Marcos is worrisome. Exactly what do you want to hear from him? Alam mo, Pia, yung apology voluntarily given yun. Hindi natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin, yung recognition na maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. Ayan! At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now Senator, this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead. Senator Marcos first. Me? Okay. Yes. Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na pinabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. At maliwanag na maliwanag at hindi binalik. Naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. At diba, susundan nyo pala, ba't hindi balik? Mamaya, may pe-play po tayong video, makikita niyo po. Na-electee siya ta, Tate Mayet Bogay, Kuya Bobby S. Reyes, hello po, Ate Jenny. At isa pa ang nais kong idagdag. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have what you are. I do not have, wala kang trabaho. 500 million ng iyong salin. I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nunakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Tama! Oh, di ba? Go, Lenny! Go, Lenny! Basag na basag si Marcos dito eh, kaya hindi a-attend eh. Senator Marcos. Siguro, maliwanag na maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Hindi! Hindi! Yeah, hindi panahon ng kampanya, hindi lang dahil sa panahon ng kampanya. Kaya kahit naman hindi panahon ng kampanya, hindi nyo naman din talaga binabalik. Sukol na sukol si Marcos Jr. dito. Ate Mayet Bogay, hello po ha, Meg Pinay. Ay na, pag si Bibe mang nanalo sa pagka-president ng Pinas, dyan na lang ako kasi pwede na akong di mag-file ng income tax. Ay nako, swerte no, hindi na tayo magka-file ng income tax. Walang mananakaw si Marcos. Kasi walang laman yung pondo ng bayan. Walang magbabayad ng tax eh. Hindi rin tayo pwede pakulong. Bakit? Eh, presidente nga, hindi nagbayad ng tax eh. 4 na taon eh. Diba? Ayan na, gagawin natin ano. Dahil, siguro naman, alam, abogado po, si Congresswoman Robredo, siguro, alam ko naman, sigurado akong alam naman niya, hindi ang pamilya ko ang humahadlang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahadlang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahadlang sa pagbayad ng human rights compensation. Hindi, mali, Marcos Jr. Huwag mong isisi. Huwag mong isisi sa dilawan, no? sa liberal. Hindi totoo yun. Kung gusto nyo talagang ibalik, ibabalik nyo. Diba? Hindi ba't napapapigil sa liberal? Jordan Benedict Perez, shoutout po. Gumagalaw po ba ako dyan sa inyo? Parang hindi ako gumagalaw dito sa cellphone ko. Diba? Iyano mo, ibalik mo yung ano, ibalik mo na lang, ibalik nyo na lang, wag nang manise. 'Di ba? Kung ano-ano pa mga palusot, kung ano-ano pa mga sasabihin, ibalik na lang. Hindi na kailangan pa ng maraming cheche-bureche, inuubos na nga ng korte pero hindi nyo binabalik. Bakit? Kasi ang dahilan nila, hindi naman tayo sakop ng Singapore court. Hindi naman tayo sakop ng ano tawag dito, yung sinabi ni Lenny kanina.
hindi tayo sakop ng mga korte na yon, kasi wala silang control, kasi hindi naman Singaporean si Marcos Jr., hindi naman Singaporean si American tong si Marcos Jr. Diba? Yan ang ano niya. Iniipit ang bayad, Mac, baka makalusot. So, yun nga po. Ewan ko kung gumagalaw ako dyan sa inyong ano, ha? Basta naririnig nyo ako. Bahala na po, patensya nyo. I-upload ko na lang to ng panibago. Meron akong ano dito eh. I-upload na lang natin ng panibago to. Paano po yan? Paano kung ano yan? Kung summit, dadalo yan, kawawa ang Pilipino. Di talaga yung American kasi may kaso siya doon, drug trafficking. Okay, Junessa, busy ma'am, Edmonton, Macmac, new member of Isconian sa Canada with Macbear, God first. Ay, shoutout po, mga taga-Canada. Mari Aguila, Sir Mac, silip ka kay James Jarrett TV or kay Kuya Edgar, makita mo sitwasyon sa USD. Okay po. Gumawa ulit si The Junior ng kasaysayan. Siya ang kauna-unahang kandidato sa pinakamataas na posisyon. Ang takal, ang takot humarap sa debate. First time in Philippines election history. Hindi ka nga gumagalaw, okay lang. kaya dito ako nag-live eh, kasi umuulan naman po eh. Paano na yan, no? Diba? Paano nga daw kung summit sa ibang bansa? Hindi talaga makakadalo yan. Dex Ali, shoutout po ah. Hindi talaga makakadalo yan si Marcos Jr. Kasi nga, hindi yan makakapunta ng Amerika. Yun. Kala ko ba Macmac panalo na? Bakit nagkakaraban pa? Kasi alam nila, mahina na kasi nga mga weak. Roses 3. Hello po Macmac, watching from Spain. Basta laban lang at kapit lang. Salamat po Ate J. Lord. Hello po Lord Stud. Yeah, Lord Stud. Hello po ha, mga bagong dating dito sa channel ko. Thank you po. Okay, Chris Dave. Ano ba? Chris Dave. Okay. Shout out po ha, 70. Video not moving pero may sound. Patayin ko na lang kaya, ayan. Ganyan na lang kaya ako. Kasi ano eh, hindi ako gumagalaw eh. Oh. Hindi kwento, hindi bola. Solusyon, may pruweba na. Sululaban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible. Play pa natin to, itong ano, video ni Marcos Prebo. Hindi po yan totoo. In fact, yung ating pong gobyerno, gustong-gusto nang mapabayaran yung ating human rights victims. Pero marami, kakaunti pa lang nga po yung nakocover ng judgment ng court. Ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon. Napakasimple lamang po. Hold on, candidates. Kung talagang ninanais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno. Bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahadlang. Ang Liberal Party ang humahadlang. Senator Cayetano, go ahead. Bumalik tayo. Ayun, teka. Play natin yung kay ano. Play natin yung kay Cayetano. Maganda yan yung kay Cayetano. Ayan, eto. May I rebut? Yes, you can, but... Yes. Okay, we'll give you a chance, sir. Yes. But after that, we're going to have to go to Senator Honasan and Senator Cheese Escudero. Senator Cayetano, go ahead. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may napoles ka, bakit ngayon lang? Eh, tinignan ko eh. 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pangalawa po,
Hindi totoo, walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG. Na, hindi ko alam kung sa akin siya natatawa o kay Senator Bongbong. Pangatlo po, $1 billion ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pang-apat po, sa SALN ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. E never ka naman nagkatrabaho kung hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Alang sagot si Marcos. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Natatawa na lang si Marcos Jr. eh. Soplak na soplak siya dyan eh. Ito pa, meron pang isa yan eh. Yung tungkol naman sa korupsyon. Nagtalo din sila ni ano dyan eh, ni Cayetano. Eto, eto, eto. At hindi naman talagang na-confirm, hindi naman wala naman dokumento dun sa kanilang sinasabi. At wala po talagang nakikita. Lahat po ng mga bagay-bagay na yan, eh, nakikita, eh, naging bahagi ng mga kung ano-ano mga kaso sa korte. At kami naman po, ay kahit naman po ang ano ang iutos ng korte ay aming sinusundan. Kaya naman po, eh, masasabi ko po na hindi po maliwanag na sa aming galing yun o saan galing yun, kung hindi sa iba't ibang tao. Kaya tignan po natin ang mga facts na kanyang binibigay. Thank you, Senator Marcos. May I respond to that? May I respond to that? A very brief response, okay. Senator Cayetano. Tignan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, telecoms, all these businesses. It's all on the record. I-google niyo, yung may telepono po ngayon, i-google niyo yung recovered ng PCGG. But ibahin natin usapan, sabihin niyo nang hindi totoo. For the sake of this debate, kahit totoo. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Eh si Enrile nakaaway nila pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestiga ng mga negosyo ni Enrile dun sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. All right, Senator Cayetano, thank you. Tawa-tawa na lang. Tawa-tawa na lang. Ayan, eh, buti sana kung yan eh, sikreto. Ate Ohelia, thank you po ha. Salamat, salamat. Ate Ohelia, nako, thank you po sa pag-upgrade sa ating membership. Salamat po. Yars, penge tubig yars. Ah, di ba? Sabog na sabog si Marcos diyan. Ate Ohelia, thank you, Mama Chup Chup. Ayun oh, thank you po. Okay, Mami Nova, we people of the Philippines deserve to be heard. Anong plano mo sa bansa natin? Ninanakawan mo na naman ang bawat Pilipino. Maririnig, maririnig ang plataforma mo. Wala kang karapatan sumahod pera ng bayan. Diba, oh, katulad na to, etong si Mike Daryl Nakigo, palakpakan po muna natin. Ayan. Palakpakan po muna natin ang isang bobo na pumasok po dito sa ating channel, si Mike Daryl Nakigo. Congratulations sa'yo, ha? Ayun, oh, sabi niya, you just proving that you have crab mentality, Mac. Grow up and just support your own president, Debian. Wala kang pake. Diba? Ito gusto namin, ang gusto namin maipaliwanag ni Marcos Jr. Nasaan yung ninakaw na yaman? Ba't hindi balik? Diba? Your yes, more critics, that's good. Filipino will never cope up because of crab mentality. Hindi ganon. Hindi crab mentality to. Naghahanap kami, nasaan yung nakaw na yaman? Bakit di binabalik? Ba't hanggang ngayon nabubuhay sila sa karangyaan? Ha? Ginagamit nila yung nakaw na yaman. Sarado ang utak mo, Nike Daryl Nakigo. Diba? Mali ang iyong kaisipan. Tingin ko tama para sa'yo, sa sarili mo. Pero para sa akin, mali ang kaisipan mo. Hindi yan crab mentality. Anong crab mentality dyan? Ah,
anong crab mentality dyan? Lawakan mo pag-iisip mo. Hindi mo ba alam? Hanggang 2025, magbabayad tayo ng utang na inutang ni Marcos. Yung bata na hindi pa pinapanganak, hanggang 2025, may utang na. Magbabayad na ng utang. Nasaan yung crab mentality dyan? Para sa bayan yon, anong crab mentality? Ha? Anong crab mentality? Ay, nako, hindi. Mali, pangit ng ano mo, pangit ng comment mo. Anong crab mentality dyan? Saan banda yung crab mentality dyan? Eh, ang gusto nga namin, maibalik yung pera ng taong bayan, yung pera ng mga nanay-tatay natin, ng mga lolo't lola natin. Pero hanggang 2025, magbabayad tayo ng utang ng mga Marcos. Yung inutang nila, 3 trilyong piso. Ganyan, nung umalis ang mga Marcos, napakalaki ng naging utang, 3 trilyon. 3 trilyon. Trilyon na trilyon, hindi bilyon. Trilyon. Trilyon ng inutang nitong mga Marcos na to. Ano ginawa nila para mapagtakpan yung pinag-uutang nila? Nagpagawa ng San Juanico Bridge, ng Heart Center, ng Lung Center. Pero yung pinagpagawa na yon, barya-barya na lang, kahit pa 3 San Juanico Bridge kayang ipagawa nung sobrang overprice nilang presyo doon sa pagpapagawa ng San Juanico Bridge na yan. Yeah, huwag kayong ganyan. Kayo ang mano, kayo ang merong crab mentality, kayong mga tanso. Gusto nyo kaming idamay sa pagbagsak ng Pilipinas? Ayaw namin yan. Pero niya hanggang 2025, magbabayad tayo ng utang na itong mga Marcos na to? So ako, pinanganak ako, 1988. Ha? 1988, pinanganak ako. Pero niyo, hindi pa ako pinapanganak ng nanay ko. 1986, nung pinatapon itong mga Marcos na to. 1988 ako pinanganak. Hindi pa ako nabubuo, may utang na ako. So buong buhay ko, nagbabayad ako ng utang ng Marcos na to na hindi ko naman napakinabangan. Diba, huwag niyong ibahin ang history. Huwag niyong ibahin. Ah, hello po! Ayan, Ate Rachel Go ng Japan. Hello po sa inyo. Eh, parang mga nagka-Alzheimer nga talaga, Ate Jean 2.1. Parang nagka-Alzheimer talaga. So ito, i-play ko tong video na to. May kilala ka ba na college pa lang naka-Rolls-Royce na? Madalas absent dahil hashtag blessed at lagi nasa hashtag travel goals. Buhay sa bongga pag magpa-party. Tapos may yaman lang imbitado, so hindi ka kasama dun. Malamang wala. Dahil walang katulad si Junior at ang pamilya niya, ang masaklap na enjoy niya lahat to gamit ang mga ninakaw nila sa ating mga Pilipino. Alam mo ba, lumubos halaga ang $28.26 million ang utang ng Pilipinas. Ilalim ng diktadorya ni Marcos Sr. ayon ito sa Martial Law Museum. May $600 million na na-recover ang gobyerno mula sa Marcos Swiss accounts na tulad ng guilty sa paggawa ng private foundations sa Switzerland sa Imelda Marcos. Dito sa mga foundations na ito nila tinago ang mga ninakaw nilang pera sa atin mula 1978 hanggang 1984. Source, World Bank ng UN Office on Drugs and Crimes. Nasa $5 billion hanggang $10 billion ang ninakaw ng mga Marcos mula sa Pilipino. Habang nagkakanda kuba sa pagbabayad ng taksang tatay at nanay mo, umutang, magulang ni Junior at pamilya ni Marcos. Sa kanila ginamit ng billions ng inutang nila sa pag-apasarap, sa alahas, parties, sa mga biyahe, sa mga sapatos, sa giraffe. Kanya-kanya sila sa pagpapasarap. Yung barya sa inutang nila, inatayo nila ng ilang gusali para pagtakpan ang ginawa nila. Kaya sa mga nagsasabing golden age daw ng Pinas ng panahon ni Marcos, oo, napakasarap ng buhay nila. At habang nagpapasasa sila, binao nilang Pinas sa utang. At hanggang ngayong year 2022 na, bahagi ng tax na ibinabawas sa bawat manggagawang Pilipino na pupunta sa pagbabayad ng mga inutang nila.
Pag sumuldo ka na, check mo payslip mo, tingnan mo yung tax withheld. Kung malaki tax mo, tandaan mo, napunta sa patos ni Imelda yan. Ano? Oh, ayan. Rin yung hanggang 2025, magbabayad tayo ng utang na hindi naman natin inutang. Inutang ng mga Marcos. Diba? Kayo ang may crab mentality. Ang Marcos ang may crab mentality. Bakit? O sila nakakyat. Sila ang nasa taas. Sila mayaman. Tayo mahirap. Tayo nagbabayad ng utang nila. Yung mga mararangyang party dati, mga Hollywood celebrity pa ang imbitado. O tayo nagbabayad nun. Diba? Kaya huwag niyong baguhin ang history, huwag niyong baguhin ang facts. Andyan ang katotohanan, mga ipokrito lang kayo. Diba? Kaya nga ako, wala akong pake. Kung sino man nanonood dito, kaibigan ko, kamag-anak ko, o kahit kapatid ko pa, wala akong pake. Kahit sino pa makarinig sa akin, wala akong pake. Diba? Mga bobo kayo, mga sumusuporta kay Marcos Jr. Ganun lang kadali yun. Gustong-gusto nyo, nagbabayad kayo ng utang na hindi nyo naman inutang? Eh di bobo kayo. Diba, ganun lang kadali yun. Hindi na kailangan pa ng maraming paliwanag. Kung kayo'y sumusuporta sa Marcos, bobo kayo. Bobo ka, Mike Daryl, nang dadamay ka pa sa katangahan mo dito sa live ni Makmak, di ka marunong mahiya. Diba? Jasmine Komoda, hello po, God first. Ate Jasmine Komoda, shoutout sa'yo. Ha? Mami Nova, pilit ninyong pinagtatanggol ang taong tamad, batugan, debate lang, tinanggihan. So anong maaasahan ng Pilipinas at taong bayan, mag-switch si Skuna, hirap ipagtanggol ang fake na tao. Ayaw nila umunlad ang buhay ng mga anak at apo nila. Tama po. Diba? Napakasimple lang naman ng ating pinag-uusapan dito. Diba? Katulad niyan, utang ng ibang tao, tayo nagbabayad. Gusto nyo yan? Diba? Gusto nyo yan? BBM, matalino si FPM, sabi ni Erlinda Ayudo. Matalino siguro yung tatay magnakaw. Matalino sa pagnanakaw. Pero sa panggigipit sa mga tao, nako, numero uno. Numero uno sa pandarambong. Wag nyo na kaming idama. Nako, wag na po kami. Kayo na lang, wag nyo na kaming idama kasi kami, sawang-sawa na kaming magbayad ng utang na hindi naman namin inutang. Tapos ngayon, gagawin yung presidente yan, di mangungutang na naman ang mangungutang yan. Magnanakaw ng magnanakaw na naman yan. Di patay na naman tayo mga Pilipino. Diba, tayo na naman ng magbabayad ng magbabayad niyan, ng mga inutang niyan. Sabi, iskomunita o bobo. Iskomunita daw. sabi ni Erlinda Ayudok, wala pong napatunayan. Kung napatunayan, nakulong na sana. Yan ang mga komento ng mga bobo. Palakpakan po natin ang ilang isang bobo na naman na pumasok dito sa ating live. Ayan, di ba napaka-bobo? Convicted na nga si Imelda Marcos, wala pang napatunayan. 'Di ba? Wag naman ganoon, 'di ba? Wag naman po masyadong bobo. Lahat ng presidente may utang. 3 trilyon ang inutang ni Marcos Senior. Hanggang ngayon tayo nagbabayad. Okay lang sa iyo 'yon? Hanggang ngayon tayo nagbabayad. Okay lang sa iyo 'yon? Ay bobo talaga, 'di ba? So, napaka-bobo mo, Erlinda Ayudok. Di ba, kinakahiya kita bilang isang Pilipino. Napaka-bobo mo. Ay, paano nga makukulong si Imelda? Matanda na. Paano makukulong si Marcos Senior? Patay na. Kung labandera lang niya si Imelda, di matagal nang nakulong yan. Erlinda Ayudok, napaka-bobo mo. Kawawa pamilya mo, pati mga apo mo, mga anak mo, kawawa. Napaka-bobo mo. Pasensya ka na, Erlinda Ayudok, ha? Pero bobo ka.
Napakabobo mo, huwag mo kaming idamay sa kabobuan mo. Kung ikaw gusto mo nang ano, nang magnanakaw at mandarambong na presidente, iboto mo, ipanalo nyo yan. Pero pag nanalo yan at nagnakaw muli, eh wag nyo kaming pagbabayarin ng tax, ha? Wag nyo kaming pagbabayarin ng tax, napakabobo mo. Diba? Convicted si Imelda, nag-bail lang kaya hindi nakulong. Yun nga po. Kaya mga BBM, pinahira lang fanatism instead ng patriotism. Mahal nila ang Poong Marcos kesa sa bansa. Basa-basa lang o research yung pera. O, yun nga po. Basa-basa, kinig-kinig lang eh. Masyado kayong mga nagpapakabobo dito sa ano nyo eh, sa pagiging panatiko nyo eh. Biruin nyo, kinakampihan nyo pa yung magnanakaw kaysa sa bayan nyo. Bayan na nga ang nagsabi na nagnakaw yan, na magnanakaw yan. Inuutusan silang ibalik ang pera ng taong bayan. Pero hindi nila binabalik, di ba? Bakit nga naman nila ibabalik? Eh, patay na yung yung Marcos eh. Yung nagnakaw eh. Ayan. So ito, habang ano, ipe-play natin ito. Madalas absent dahil. Hi, Makmak Pablo. Uy, maraming salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Ha? Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ha? Ingat ka. Maraming salamat.